Hello guys, welcome back to my channel. This is Baren TV Vlog. And this is Marika channel. Today, yung topic natin, paano nga ba makapag-move on sa mga ex? Sa mga past. Kami, siya, let's ako, siya, about kayo. Ex. Let's talk about ex. Ikaw, nung panahong kabataan mo ba? Sa unang first boyfriend mo. Patatandaan na ba ako ngayon? Sabi mo na. Sa first boyfriend mo, gaano kayo katagal? At paano, ano ang reason nung paghihiwalay ng breakup? Hindi first boyfriend. Yung asawa. Asawa ko. Asawa. First boyfriend eh. It's very long time. Ayun, so, man. Ano nangyari? Bakit kwento mo nga at malaman na? Bakit ako? Ikaw muna! Ano? So, ano ikakwento? Ano ba ako nakamove? Siyempre, ano? Nag-boyfriend ng marami, kaya nakapag-boyfriend. Oo, madami. Ilan yung marami na yun? Kulikat ako, Bea. Malami kasi dito, promise. Malami. Hindi, ano. Para, syempre, paano makamove on? Eh di, lalayo ka ng malayo-malayo. O, lumayo ako. Sa ibang bansa ako. Para makalimutan ko yung, ano, yung masasakit ng mga pinagdaanan ko. Ganon. Ako, alam mo, sakit! Kalikot naman itong pinupulikat na ako, promise. Tapos ano pa? Tapos ano? Siyempre, nakipag-ano, charot-charot ka. Sa chat. Ganun lang yung mga ano, para makamukha. Tapos, iyak ng marami. Hanggang sa, yun, nakalimutan ko na. Unti-unti ng account. Eh ngayon, totally move on. 100%. Yes! And everyday in love. What? Charot! Kanino? Siyempre, ako naman. It's confidential. Ay, ikaw naman. Sige nga, paano ka nag-move on? Alam mo paano to nag-ano eh. Eh, dun sa pinaka-ano ko. Paano ba yung, ako? Ano, yung recently, ex. Doon sa kanya, ito. Paano ba? Hindi, nakilala ko itong ngayong boyfriend ko. Foreigner. Nang dahil sa kanya, napabilis yung pag-move on ko. Parang siya yung nag-compart. Siya na talagang nag-compart. And then, ayun, mabilis lang. Mabilis lang moving on ko. Sana all. Sana all. Hindi, sana all, ano, may nag-compart para mas mabilis. Mas mabilis. Mabilis lang ang nag-ang ganap. Naka-move on ng mabilis. Happy na, happy. Ate, wala bang police? tapos, ano, hindi mo naman kailangan, ano, iiyak ka. Iiyak na. Oo, hindi ko naman pinigilan umiyak. Talaga, kailangan, pag naiiyak ako, sige, iiyak lang. Wala na bang bayan dyan eh. Yayakapin mo lang yung sakit. Embrace mo lang yung pain, tapos i-enjoy mo lang. Kasi the more na inaano mo yan, hindi ka lalo makakawala sa akin. Kaya, sige lang, habang nasasaktan ka pa, i-enjoy mo. Feel mo talaga na nasasaktan ka. Tapos, hanggang sa mararamdaman mo na lang, mamamalayan mo na lang, o duty na nakakalimutan mo na yung sakit. Yung nakakangiti ka na nangiti kahit hindi dahil sa kanya. Step by step ang pag-uugon. Huwag nating mamadaliin at huwag tayong magpanggap na masaya na pero hindi pa rin pala. Yung kahit makikita mo na lang siya is okay na sa'yo. Yung hindi yung that kagaya ng dati na ayaw mo siyang makita, di ba? Yung parang pag ayaw mo siyang makita siya. Na nabubisit kapag nakikita mo siya o ibig sabihin yun, may sakit pang nararamdaman eh. Pero pag yung makikita mo man siya, makikita mo lang siya, wala ka ng reaction. Parang kakilala mo na lang, parang wala lang. Ibig sabihin yun, totally mo. Yung kahit makita mo, uy, may kasama na siya. Okay lang. Talaga ba? Oo naman. Pero alam ko, isang balding luha ni luha nito. Grabe. Umiyak ako. Oo, aminado naman ako dyan. Lahat naman, iniiyakan ko eh. Kapag minahal ko, iniiyakan ko talaga. Oo, yun talaga yung, ano, yung last na, ano niya talaga, yung breakup nila. Ako talaga yung witness ng paano umiyak. Umiyak ako. Yung nagmamarket kami. Huwag na ikwento. Uy, nagmamarket kami, nagkikita kami sa market kasi nga yung tinitira namin, isa lang yung market na pinagmamarketan namin. Alam mo, doon yan, umiiyak sa market, oo! Aminado ako yan at proud ako sa nangyari sa akin before. At ngayon ito naman. Tapos, sabi ko, ano ba
nababalita ko sa isang araw, magkausap na naman sila, okay na naman sila. Tapos isang araw, iyak na naman. Oh, ganun siya kamukha. Tapos ayun, hanggang sa natauhan din. Oo, oh, marupok ako ang minana ako dyan. Oo. Ako hindi. Talaga ba? Eto naman siya. Madaling araw, siguro mga 2 AM, tinawagan mo ako, tulog na ako. Sinabi mo, wala na kami ni ano, ganun. Huwag ko na pangalanan. Okay. Kasi meron siyang iba, nakaganyan, iyak na iyak nun. Nakiusap niya, kausapin ko si ano, ganito. Alo! Sabi ko ba yun? Oy, naalala ko yun, madaling araw ay, yung tinawagan mo. Ganun pa rin, ganun pa rin karupag noon. Ganun pa rin kasyong kasyongan. Pag nakamubun ka na, tatawanan mo na lang yung mga pinag-uusap. Oo naman. Pero dapat pa rin tayo magpasalamat sa ex natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakatagpo ng mas nararapat, diba? Ay, saya. Pero kung hindi, I'm single. Eh, ilang oras? Oh, single ka. Ano? Hindi na yun. Sorry ko. Ano, alam niya ba na, na single ka ngayon? Ano? Oh, sinasabi mo lang single ka kunwari ngayon. Charot. Alam niya. Ayun, yung pagmumuko namin. Hindi, alam din. Ba't ako halang ako nang galak na? Hindi, masaya lang ako. Sa pagmumuko namin, hindi naman ganun kadali. Pero step by step. At talagang iniyak din namin, pinagdaanan din namin yung parang depression by all. Kasi so, ano, na-handle naman namin. Kasi yung naranasan ko din sa asawa ko na lang. Kung saan ko wala nang mas masasakit pa. Parang lahat ng sakit doon naranasan. Tapos, talagang inabot din ng ilang taon na ako. Pero hanggang ngayon, kahit hanggang ngayon, ang naiisip ko pa rin yung pinagdaan, nasaktan pa rin. Pero at the same time, may nagpausa lang ang mga naman. Kasi kung ito pa matuloy mo pa yung toxic na ito, correct. Kaya mahirap man, marami mga maapekto, kasi may mga anak ako, eh, mas okay na yun na, mas okay na yun. I-let go mo na lang siya kung saan siya mo sa'yo. O, oh, pinili niya yung babae niyo, di ba? Paglaway siya ngayon. Haron, paglaway siya ngayon. Ako hindi naman sa ganun. Kasi, guys, ang breakup naman namin is about yung sa time. Long distance. Long distance kami, nasa Canada rin yun. Next! Time na yun. Para sila ay, nasa Canada. Yung time na yun, nasa Canada na siya, then ako na dito sa Hong Kong. So, mag-iba yung time namin. Hindi, yeah, syempre, ano. But, syempre, maraming dahil. Syempre, kapag talaga magkalayo na, andiyan yung napakaraming puso. Andiyan, nasa sa akin na lang kung paano natin yun. Let's say, ano, itong, hindi ka talaga pwedeng magpadala sa tukos kasi. Syempre, yung mga nakapalibot sa'yo, di ba? Parang may, mahigit isang taon din yata kaming LDR, Canada siya, oh, may nagkawala tapos sa nagka, ano ka na kami, wala na, tapos time na wala na, may dumating din, na nasa Canada rin. Ah, may ayun. Sa Canada. Hindi kami nagkakilala din. Tapos nagkita kayo dito nung Chinese New Year, diba? Oh, sana November, time yung nag-start nag-usap, tapos after siguro 2 weeks, nag-decide siyang pumunta dito para makita ko, makita kami. So, ayun. Pag, nung Chinese New Year, January, year pa yun, 2019? Bumalik mo. Ito ba kayo? Dalaman. Di 2019. Ayun, January 2019, Chinese New Year. Ayun, nag-ano siya dito. Kabilis ha. Kabilis. Ganun ang effort. Tapos ayun, 2 days, day 2 niya, to pang 2 days niya dito. Ayun. Nagbigay na siya ng ring. Natutuwa. Wow, engagement. Diba? And, ito ngayon, 2 years na rin kami. Magka-2 years na rin kami. LDR pa din. And soon, kung maayos, papakasal na sila. Siguro, maayos yung ano. Pandemic yan, hindi. Sa pandemic. So ako, ayun. Naka-move on na, pero still single. Ito yung kwentong pag-move on at love life sa ngayon. Ilang beses din akong umiyak, ilang beses din akong nasaktan, pero ngayon, para sa kanya naman napunta lahat nung hindi ka, hindi mo maano na inaaway ko, hindi mo nagsisay,
Ayun, ayun, kabaliklaran. Kasi parang nabuboring naman ako sa kanya kasi ay, buti kasi hindi siya, hindi siya nagsiselos. Alam mo yun, masyado siyang maluwag sa akin. Supportive siya. Wala, hindi ka pagbabawala sa ganito, sa ganyan. Parang nasanin kasi ako sa labas. Ganun, no? Parang, kasi ano talaga sa kanila yun. Iba kasi ang culture sa kanila. Iba yung, siyempre, sa atin lang ng mga Pilipino yung mga silos, ang ganyan. Tapos yung parang, ano, hindi lahat ng ano, open-minded sa mga ganyan. Sa kanya, wala akong kaya ito, masabi. Hindi naman natin maiwasan na pagdalawa yung mga kasama lalaki kasi gano'n si Fire Emblem, di ba? Kung sa ano, mga Pilipino na itong jowa, talagang magsiselos. Pero sa kagaya niya na never ko naranasan na paghigpitan ako, taan ka, gano'n, na imo-monitor ako, hindi yan. Kumbaga civilized, na ano talaga siya sa civilized. Basta ang rason niya, may tiwala ako sa'yo, basta nag-i-enjoy ka, ayot lang ako. Naksanol! May tiwala! Oo, tiwala siya. Malaki itong tiwala. Ayoko naman makipag-away sa kanya kasi mahirap makipag-away ang English. Alam mo yun? Mas madaling away yung Pilipino pa rin, yung paliwahin natin. Babanatan mo talaga siya, hindi. Ito ang hindi. Wala na himik na ako. Itong paliwanagan, hindi mo pa ma-mama siya. Inaalala ako. Ma-express yung ano mo ba. May alala ako kung may bakit. Hirap ako pag-away kapag hindi. Kapag Pilipino yan, lahat ang gusto kong sabihin, masasabi ko yan. Hindi, pag punoy mo nalang si emoji na angry. Ano, never pa naman nangyari sa amin yun. Why? Hindi, ano kasi siya, ano, ma, kung sa, ano baga, yung age gap niya kasi, mas, ano, malaki kasi ang age gap na, kasi, wala naranasan din sa kailan ko dati kay RJ. Wala na si RJ. Hindi, ma-ahead ako doon ng 1 year and 5 years. Ay, sabi ko ba? Oo. Speaking of RJ, siya yung, ano, sana all, maraming ex. Doon ba sa'yo? So, isa lang, dalawa. Dalawa ba? My first love and my first love, kumusta ka na kaya? Sana nanonood siya. Hindi siya nanonood ng vlog ko, alam mo. Hindi siya nanonood. Ako, bayaw. Hindi siya nanonood talaga. Alam mo. Mali mo rin. Oh, so, kaya yung guys. Shout out kay Mr. My love, first love. Alam so, mo rin. So, say nyo guys. So, for now, bye-bye muna kasi ano, kasi tatapusin na namin muna itong vlog namin. Yes. See you on my next video. And kung bago ka pa sa channel ko, please click subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga susunod pa namin walang kwentang video. Hindi pinapanood kasi akong ganun. At nag-umpisa na tayo sa ating walang kwentang video. Parang ganun ba? Diba? Bye! See you guys! Mwah! I love you, X. May pahabol na dito. Bye! Hanggang dito.